Shoutout po sa mga Bats 82 ng Ginayangan Barangay High School. Imbitado po ang inyong lingkod para sa gagawin nilang reunion sa April 15, 2023. Tayo po kasi ay nakapag-aral dyan ng 2 taon, second year at third year high school. At yan nga po ang bats na kinabibilangan ko, yung 1982. Sa ngayon po, ang Ginayangan Barangay High School ay kilala sa tawag na Ginayangan National High School. At bagaman sa Sorsogon po tayo nagtapos ng 4th year, ay may mga hindi pa rin po nakakalimot na tayo'y imbitahan dito sa Bats 82 ng Ginayangan Barangay High School. Shoutout po sa inyo, mga kabatsmate. Bilang isang tourist bus driver po na kung saan saan lugar napapadpad ay isang malaking kagalakan na napasama po sa aking ruta yung lalawigan po ng Quezon, yung lalawigan na akin mismong pinagmulan. At para po sa kaalaman ng marami, yan pong building na inyong nakikita ay yan po yung tinatawag na Casa de Comunidad di Tayabas. Yung po kasing lalawigan ng Quezon nung araw ay kilala bilang lalawigan ng Tayabas. Ang lumang gusali po na nasa aking likuran ay tinatawag na Casa de Comunidad di Tayabas, kilalang Casa Tribunal na ipinatayong yari sa mahihinang kagamitan noon ni Gobernador Silio Francisco Lopez, 1776, nagsilbing bulwagang pambayan at bahay tuluyan ng mga manlalakbay, muling ipinatayong yari sa bato ni Gobernador Silio Diego Enriquez. Kung babasahin po natin yung marker na nakalagay sa kanyang dingding, noon daw pong Hunyo 1978, ang gusaling ito ay ipinahayag na pambansang palatandaang pangkasaysayan. So, isang bagay pong dapat ipagmalaki ng lalawigan ng Quezon. Sa kabila po ng ilang daang taong nagdaan, ay makikita pa rin ng mga batang henerasyon yung lumang gusali na nagkaroon ng malaking papel sa aming lalawigan. Ilang hakbang lang po mula doon sa Casa de Comunidad de Tayabas ay atin pong mararating at mapupuntahan yung napakalaking Catholic Church dito sa gawing itaas. At ayon po sa ating natisod na impormasyon, yun daw pong Catholic presence sa Tayabas ay naitatag noong 1578 ng mga paring Pransiskano na sina Fray Juan Portacarrero de Plasencia at Fray Diego de Oropesa de San Jose na kilala noon sa tawag na The Apostles of Laguna in Tayabas. At noon daw pong 1580, ang bayan ng Tayabas ay naitatag bilang parokya at ang naging patron saint daw po ay si Michael the Archangel. So katulad daw po ng mga simbahan sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Kastila, ang unang simbahan daw po ay yari din sa mga Nipa, Anahaw at Kawayan. Ang simbahan daw po ito ng Tayabas ay sumailalim sa repair sa ilalim ng pamamahala ni St. Pedro Bautista noong 1590. At sa kapareho daw pong taon, ang simbahang Katoliko dito ay nakakuha ng permiso mula sa superior government upang magtayo ng isang simbahan na yari sa bato.
lalawigan daw pong ito ay naitatag noong taong 1578 at ang naging kabisira o capital town ay ang bayan ng Tayabas mula taong 1749 hanggang 1946. Ito rin po ang itinuturing na sintrong pampolitika, pang-ekonomiya at cultural center ng lalawigan. Noon daw pong 1946, ang pangalang Tayabas ay pinalitan ng pangalang Quezon. Ito po ay kinuha sa pangalan ng kauna-unahang anak ng lalawigan na naging pangulo ng bansa noong panahon ng Commonwealth na si Pangulong Manuel Luis Aragon Quezon. Okay, wala po dito sa Tayabas, Quezon. Bago po tayo tuluyang magpaalam, isa po munang malakas na shoutout sa aking mga kababayan diyan po sa bayan ng San Narciso sa lalawigan ng Quezon. Tayo po'y tubong San Narciso. Shoutout sa inyo, mga taga-Quezon.